Good morning, mga kaanak. Again, it's Tuesday. Welcome to our regular program ng mga kwento ng kabayanihan ng Himagsikang Pilipino ni Lolo Bosyo. Katabi po natin ang ating maganda, masipag, mabait na CEO ng Elizalde Broadcasting na walang iba kundi ang veteranang broadcaster na si Ate Mel Elizalde. Good morning, Te. Good morning. Ganda naman ng ano mo, ng syempre. Na introduction mo sa akin. Parang totoo 'yan eh, di ba? Syempre, ha. Mula sa puso sa yan, Te. Sa totoo lang po, ako ay inimbitahan lang ng ating giting na presidente ng inimbitahan lang po tayo ng ating magiting ng presidente ng kaanak, si Mr. Willy Quitiongco, dahil hindi po nakarating yung ating mga kasamahan dahil may mga meeting sila. But hindi po kasama ako talaga sa programa eh. Parang kumbaga eh, nakijumbo lang tayo. At any rate, I'm so happy na medyo nakasama tayo nila, and then let us try kung ano po ay yung ating ma-i-contribute dito. Magkwentuhan tayo, sir. Yes, yes. Oo, Te. Gaya nga nang nakalagay dyan sa ating tagline, mga kwento ng kabayanihan ng Himagsikang Pilipino. So, we will be talking not only of the Philippine-American War, but rather, pati na po yung Philippine-Spanish War at pinakalatest itong the Philippine-Japanese War, yung World War II. Mm-hmm. Mm-hmm. So, umpisan muna natin itong kay, ano, yung aking tinalakay kanina kasi napapanahon yan. Ito po yung istorya ni General Gregorio Goyo del Pilar, the youngest general of the Philippine Revolution. Yes, the youngest general. At magmula po yan atin sa ano, ha, sa Philippine-Spanish War hanggang sa Philippine-American War. So, okay. Dalawa kaagad na era ang sakop niya. Okay. Pero kahit na dalawang nasakop niya, still very young to die, di ba? Batang-bata na matay yan. At, 23 o 24 lang ata yun natin ang mamatay. Eh. Pero he's one of the greatest hero natin, hero natin. So, pisahan mo na. Ano bang kung nagiging sanhin ang kanyang kamatayan? Ito nga po eh, yung, kasi nung ano, ang istorya yun, napapaloob nung nagkaroon kasi ng digmaan na ng Pilipino-Amerikano. That was in year 1899. Ngayon, nung November 13. Hindi pa ako pinapanganak noon. Nung November kasi, nung nagkaroon ng mga battle na ganyan, malakas po masyado ang pwersa ng mga Amerikano. Kaya, imbis na magkaroon ng frontal attack sina General Emilio Aguinaldo against the American, they decided to work on the so-called guerrilla warfare technique. Eh, diyan nakilala ating mga dakilang Pilipino na ayaw sumuko. Ang number one hong magaling diyan, si General Miguel Malvar ng Santo Tomas, Batangas. Ngayon, ginamit din po ito ni General Emilio Aguinaldo, dahil nakikita niya matatalo sila because of the firepower ng mga Amerikano, so they resort to guerrilla tactics. Sa kanilang pag-ano, tinutugis sila ng ano eh, from Cavite, tinutugis lang sila ng mga Amerikano. So, walang choice si General Emilio Aguinaldo kundi umangat. Ano po? Tumakbo siya. Patungo ng Bulacan, yan. Bulacan, Ebaisia, papunta rito sa may Pangasinan. Eka, matanong ko lang, siya ba yung nag-plead dyan eh? Siya ba yung nakasakay ba siya sa kalabaw, sa kabayo? Malamang ho, kabayo. Kasi wala pa tayong means of transportation doon. Wala tayong mga kotse, jeep dyan, di ba? So we presume na, mahirap talaga yung labanan ng araw. Lakad karsada ang gagawin niya, lakad gubat. Ano? At hindi naman siyempre sa kalabaw, kung hindi sa isang taon pa siya makakarating. Diba? Ay, sadya. Tama, Kairon. Okay. Ngayon, nung sila po ay umakyat na patungo na ng Cervantes ng Ilocos Sur, dahil nga sa hinahabol sila ni Major Peyton March ano po ng American Regiment, ang naging usapan nila ni General Gregorio del Pilar, sabi niya, "General, mauna na kayo. Kami ang bahala, pipigilin namin ang pagtugis sa inyo ng mga Amerikanong puti." Sino yung kausap ni General Aguinaldo niyan? Sino yung kausap niya? Si ano po, si Goyo, yung kanyang kanang kamay, yung paborito niyang general. Si Gregorio del Pilar. Okay. Si Gregorio del Pilar. So pinauuna niya yung tumakbo. Tumakas na kayo, kami ang bahala rito. So with 60 men, pinigilan ni General Gregorio del Pilar
ang pag-advance ng mga Amerikano, numbering 600. 600 sila eh. Sus Mario, pero talaga namang sila. Sa dami lamang, eh, talagang talo ka na. Pero maraming nangyari dyan, hindi sa bilang yan, kundi sa diskarte. Yeah, totoo. Diba? Diskarte. Kadiskarte. Kaya nga, itong kadiskarte mo, hindi pwedeng talunin to. Tama. Joke only. Sadya eh, kaya nga sikat yung inyong kadiskarte ng programa eh. Oh, sige, ngayon, patuloy. So, sabihin, yung 600 na yun, kompleto ho ng armas yun. Baka may kanyon pa, meron pa silang dalang kanyon doon eh. Eh pero kahit, may kanyon nga sila, tsaka yung mga, ika nga yung baril na teka-teka. Oo, yun ang baril ng Pilipino. Bakit sinabing teka-teka? Isang putok. Isang putok, isang kasa. Pero remember ha, sabing mo mga brother eh, ano, outnumbered. Ha? Outnumbered, definitely from, outnumbered. From 600 to 60? 60 lang. Naknambaka, ano yun? Ha? Talagang magiting ang mga Pilipino kahit mga bolo lang at saka teka-tekan dala. Okay, sige. Hindi na pwedeng nagainira ano, ng malayo. Oo, siyempre. Patanggamit nila. Talagang, ako'y believe sa'yo dahil saan mo ba pinagkukuha yung research na yan. Hindi ko nakita sa YouTube yan at saka saan yun? Ay, yung ating research. Ate, andyan si Lolo Bosyo. Sa baon ni Lolo Bosyo ko po ito nakikita. Gusto kong makilala yung Lolo Bosyo na yan. At siya ay ma-interview rito. Makakadaupang palad niya si Lolo Bosyo. By hook or by crook, pasusukahin natin ang mga impormasyon. Okay, yes, continue. So, nung sila nandun na sa may lugar ng Tirad Pass, no? Mm-hmm. Napigilan itong grupo ni General Gregorio del Pilar ang pag-akyat ng mga sundalong Amerikano, numbering 600. Mm-hmm. Eh kasi strategic yung lugar nila eh, di ba? Nandun sila sa taas, whereas yung mga kalaban nasa baba. Eh talagang kahit 600 kayo, wow! Magiging ngayon, 30 ang, na lang kayo. Ang narating lang po nilang lugar doon ay yung 300 feet above. Oh, okay. Kasi nasa 4,500 feet ang taas nila eh. Napakalayo pa na noon. So from there, sinubok ng mga Amerikano na pagbabarilin sila. Eh, siyempre, pataas. Ang hirap bumaril ng pataas. Uh-oh. Kaysa yung pabaril ng pababa. Mabilis ang bahal pagbaba. Sayang lang sila ng bala. Iba, nakatago. Ngayon, mayroong naglalakas sa loob na nag-frontal attack. Talagang tumakbo siya, pasugod. Nakita siya ng mga sharpshooter ni Luna. Sharpshooter ho ni Luna yung mga nandun. Di inupakan siya, taob yung dalawa lang. Agad. Okay. Tigis ang bala, taob yung dalawa. Yung pangatlo, pumorma, tirmaan din. Pero heavily wounded. Palagay ko, yung si General Luna, naging kabarkada, kung hindi man, talagang kasing galing ni Sammy Gabot yan. Ay, sadya. Asintado. Si Sammy Gabot, asintado yun. Buti na lang, hindi nila kasing edad yun. Kung nalipol silang lahat. Oh. Okay, continue. So nung pumapalik na ganun, nahirapan si Peyton March na pasukin ng teritoryong kinagagalawan nitong sina Gregorio. So sabi nila, kailangan makagawa tayo ng paraan dito. Tumawag siya ng kanyang tauhan. Humugot ka ng igrot yan kung sino nakakalam. Baka meron ditong secret passage, ano? Mga sikretong lagusan. Para makuha natin yung pinakaitaas na yon. Importante, nandun sila sa itaas para nasa gitna itong sina Gregorio del Pilar. At makukub natin sila. Pero may tanong na ako, kapatid. Humugot siya ng igorot, ha? Oo, igorot po. Kaya paano naman sila nakipagtalastasan sa isang igorot? Marunong ba sila ng lingwahe ng igorot? Ay, meron hong mga interpreter yan. Okay. Mga senyas. Mm-hmm. Pag may pera ka, madali na maintindihan ang igorot. Nakita nyo yan, ha? Ang sabi, pag may pera, ibig sabihin, gumana na ang pera during malabang. The time. Anak at saka tsoklate. Talaga yung pera is the root of oil. All evil. Totoo yan. Diba? Totoo yan. Since time immemorial yan. Mamaya, ikukwento ko ano yung tungkol dyan sa bakit natatalo ang mga Pilipinong natin sundalo sa mga kalaban. Maraming taksil. Yan. Because of pira. Siyempre, di nakakuha sila ngayon ng volunteer na igurot. Tinuro sa kala kung saan ang daan. Doon sila nayari. Kasi meron palang daan doon sa Tirad Pass na yon na makakapwesto ko ng mas mataas na pwesto dito kay General Gregorio del Pilar. Siyempre, kabisado nila ang bundok na yan. Nung makuha nila yung pwesto, ayun, binabaril si Gregorio del Pilar sa itaas at binabaril din sila sa baba. Hindi lang paano sila ano. Sinama ang palad, tirmaan si General Goyo dito sa leeg. Naikinamatay niya. Namatay. Nakalulungkot, di ba? Nakalulungkot. Siyempre, alam mo, pag namatay na ang leader,
nahihinaan ang loob, nahihina ang loob ng kanyang mga nasasakupan, and so marahil nagtakbuhan na sila. Ngayon ang ginawa, kahit na tinamaanin kanilang puno, patuloy pa rin nakikipaglaban ng ating mga magigiting na mga bayani, mga unnamed, karamihan sa kanila hindi naman nakuha mga pangalan ho eh, except yung walong nag-survive, ano ho, na, meron tayong listahan ng walong yon na nag-survive. Ngayon, nung sila ano, may lisahan ka ng mga mayroon, yung walang yun, kailangan i-divulge natin yan sa ating kasaysayan, dahil marami tayong mga kababayan na nagbuwis ng buhay na hindi man lang nalaman kung anong pangalan nila, di ba? So we have to do that there. Okay. Bigyan ko kayo ng pangalan, anong mga pangalan nitong mga ito? Sabi rito, yung natira sa anim na po na nakapaglaban ay ang mga sumusunod: si Colonel Vicente Enriquez, si Kapitan Juan Hilario del Pilar. Talagay ko, marahil ka mag-anak yan. Chuhin ito, chuhin ito ni Gregorio. Then, nandun din si Lieutenant Telesporo Perez Carrasco. Naalala ko, may kasamahan po sounds tayo. Sounds familiar, ha? Meron tayong kasamahan dito sa ating kaanak na si Kuya Elpidio Malikdem Perez ng Pangasinan. Eh, baka kamag-anak itong si Telesporo Perez na ito. Tapos si Lieutenant Jose Enriquez, si Juan Quito del Pilar, si Emilio Garcia. Artista tayo na, Emilio Garcia. Alam mo, pag sinabing mga Garcia, ang mga Garcia ay mahal sa puso ko dahil marami tayong kaibigan. Na Garcia? Yes. marami tayong kaibigan at mga naging kaklase during my heyday, during my younger years. No? At isa nga po sa, ano, speaking also of Garcia, yun hong yung ano, yung sharpshooter na napakatapang si Lieutenant Garcia o Teniente Garcia, Lieutenant or Kapitan Garcia, hindi ko lumang ano yung title niya, ito po yung pinaka-head ng Black Guard na tawag. Sandali, Guardia Negra. Ang galing, na-research mo yan. The best sharpshooter that Antonio Luna had created. Eh, matanong ko lang kapatid, saan mo ba na-research yan? Doon nga ho sa baul ni Lolo Bosyo. Okay. Sa akin po, pinamana ni Lolo Bosyo yung baul niya. Kailangan eh. Hindi paunti-unti, hinuhugot natin doon. Magre-research naman ako kung yung mga ginawa ni Lolo Bosyo na yan ay talagang katotohanan at hindi guni-guni. Eh, palagay ko naman dahil naabutan po niya pero yung... Pero paniwala ako sa iyo. Yung pong era ng panahon ng Kastila, panahon ng... Amerikano at panahon ng haba ng buhay ano panahon ng Hapon, talaga namang si Lolo Bosyo ay isang napaka-importanting information giver sa atin. Ang totoo, kausap ko lang siya kanina eh. Nagkakape kami kanina ni Lolo Bosyo. Okay sa alright, ah, di ba? Then, no, nasa na nga ako. Eh ngayon, so napatay, pa, napatay pa si ano, sino pa? Sino bukod pa? Kay Emilio Garcia, andyan din po si Inigo de Jesus, at saka yung unnamed na officer. Yun ang dapat natin ma-identify kung sino pa siya. Then, ito pa lang si Juan Chito del Pilar. Pinsan niya, pinsan ni Goyo, Juan Chito del Pilar. Nandun sila sa Cervantes, Ilocos, nung maganap yung sagupaan na yun. At nung ano nga ho, di naramdaman itong ating mga kasundaluhan na wala na silang pag-asang manalo dahil siguro naubusan na ng bala. Tumakas na rin sila. So, na, alam mo, ang nangyari ho, napigilan lang muna nila ang pag-atake ng mga Amerikano kay Aguinaldo. Kaya nagkaroon pagkakataon sa Aguinaldo, makatakas, makalayo. Nasabi mo nga na pagkatapos noon ay sila ay tumakas na. Alam mo, sa gitna ng kaguluhan, gera man or what, hindi ika nga karuwagan ang tumakas kung kinakailangan. Diba? Katalinuhan yun. Yes. You use your mind. Use not your head, emotion. Not your emotion. Okay. Lagay patay. Ano, hindi, mas marami kang magagawa kung ikaw ay buhay. Yes. Huwag kang mahihiya. Huwag kang mahihiya, tumakas ka. Tumakas ka. Habang may buhay. Tama. Habang may lupa. Habang may, tumakbo ka. Yes. Diba? Exactly. So yung nung maka ano na ho, nung makaalis na sila. Ngayon, nakarating ngayon itong si nung hinahabol sila ni ano ni Peyton March, itong si Aguinaldo, napansin niya na, naku, Marso 7 na, hindi ba natin matagpuan itong general na ito? Tumigil muna tayo. Huwag muna natin pagpatuloy ang paghahanap sa kanya. Makikita din natin yung, ano, yung buhok na ganyan. Di ba nakagano ng buhok ni Aguinaldo? O di, in-stop nila. Si, ano naman, si Aguinaldo naman, proceeded doon sa kanyang paglayo. Tinawid niya yung kabundukan ng Benguet. Naku, Mountain Province. Naku, di, ano yan, napakasukal yan. Nag-iisa lang ba siya? Hindi, grupo sila. Grupo, marami. Grupo. Okay. Ando yung mga kanyang mga kasundaluhan.
Eh kasi kabisado nila ang yung terrain. Ang terrain. Eh, yung mga Amerikano hindi. Di pasok sila. Pero nagtataka ko ate, it took them 6 months bago nila marating ang palanan ni Isabela. Ang layo naman. Bakit? Sasagutin ko yan. Sige ho. Eh, hindi sila sanay maglakad eh. Di ba? Eh ang mga Pinoy, eh walkathon talaga tayo. Hindi, ang ibig ko sabihin, itong mga Pilipino na tumakas, it took them 6 months bago makarating ng palanan ni Isabela. Whereas, ang Amerikano... Siguro, baka nagkampo-kampo muna yan. Baka na mahinga pa. At saka baka nag-disco muna sila sa gabi. Gusto na yun eh, di ba? Ilaw yung alitap-tap, ano? Baka sabihin, oh, teka, puro barilan lang tayo. Enjoy naman tayo sa gabi, di ba? Tapos, nung marating na ho nila Emilio Aguinaldo ang Isabela, doon sila naghimpil. Yung nga lang, alam mo ba nangyari doon nung sila maghimpil doon? Kaya nahuli si Emilio Aguinaldo. Kasi, yung grupo ng mga makabebe scout, ito po yung mga mercenaries. Mga mercenaries. Potang benge. Yan yun. Itong grupong ito, nagawa sila ng play na kunyari yung mga Amerikanong sundalo o officialis ay nahuli nila. Wow. At pinuntahan nila ngayon ang pinagtataguan ni General Emilio Aguinaldo sa palanan ng Isabela. Ba't nila ginawa yan? What's the purpose? Eh para dakpin si ano, kasi kasapakat sila ng mga ano eh, mga Amerikano. Ah, again, sabi ibig mo sabihin, mga taksil. Yan, money change hand na naman. Yeah. Or alam nyo, minsan sa kasaysayan, marami rin po tayong nakitang mga taksil ng Pilipino. Pero meron silang mga sariling kadahilanan, di ba? Well, proceed. Yan. So nung ano nung matagpuan ngayon si Aguinaldo, tuwa si Aguinaldo dahil nakahuli ng 4 na Amerikano itong mga sabi ng mga taksil. Sabi nitong mga tauhan ni Aguinaldo. Tauhan niya. Napakagaling naman itong mga tao, nahuli itong 4 na Amerikano. Dali niya dito sa akin. Ayun. Pagdating sa loob ng kanyang kwarto, hindi niya alam na wala pa lang hindi na nakagapos. Yung mga Amerikano, yung lalaki. Eh, elite ni Aguinaldo. Siyempre, tayo mga unano eh. Sila yung mga... 4-11 daw yun, sabi ni Bic eh. Sabi ni Bic, silaki ko lang yan. Sukat, dinaluhong siya, sabay inupuan siya ng Amerikano. Hindi na nakagalaw. Anak ng baka. Ang laki ng Amerikano na naupuan si General Emilio Aguinaldo. Ika nga eh, anong pagkakataon na bigla na lang nagkaganyan, di ba? Kumbaga, isang magiti na general, ang pagkakahuli sa kanya ay inupuan lang siya ng naging katawa-tawa pa. Yun lang. Okay. Then after that, naobliga ngayon si Aguinaldo to surrender na sa Americans. Huli na eh. At nagdeklara siya na tapos na ang gera. Tapos na ang gera. At he was obligated to... take his oath of allegiance to the Americans under the premise na meron kang pwestong ibibigay kami sa iyo bilang director ng Procter and Gamble PMC. Yan. Eh, inoperate sa kanya. Ganun ba? Procter and Gamble. American company, right? Yeah, American company. Okay. Oh, naging director siya nun. Kumbaga, bin-drive siya. Yeah, he was bribed. So, nung malaman niyo ni General Miguel Malbar, sabi niya, tapos na ang gera. Hindi kami papayag. Itutuloy natin ang laban. So, General Malbar proceeded with the revolution. Ayan, he continues. He continued. Mm. And it lasted until 1902 ng April 16. Siya yata yung last general. Siya yung, according sa record ng mga ng mga Amerikano, he was the official last general who surrendered to the Americans. The rest, katulad din na Macario Sacay, who is also our heroes, at saka sina Pilisardo, Cornelio Pilisardo, General din yun, eh sumuko po sila dahil sa they were considered na bandit na sina Simeon Ola. Bandit na ang tawag. Bandido. Hindi na sila ano, hindi na sila official na general ng revolusyon dahil sumuko na nga si Jeremy Del Malbar. Parang pinalitan na yung yung image sila. Naging latronist na nga eh. Hindi na sila mga hero ng Pilipinas kundi mga bandido na. Pero tayo, no, we recognize them as the real hero of the land. Andiyan yung pagtingin ng tao sa kapwa niya, eh, 'di ba? Kung sa iyo masama, sa akin mabuti, 'di ba? Yeah. Pero meron yung ultimate na pangangailangan o kailangan nilang gawin yon para ngayon, sila'y magtagumpay. Alam mo ba kung bakit sumuko si General Miguel Malbar? Bakit? Eh kasi sa totoo lang, nandun siya sa Mount Makiling. Sabi sa kanya ng kanyang kapatid, Kuya, sumuko ka na. Kawawa yun. Hindi, hayaan mong mamatay ako rito. Hindi ako susuko. Ayaw akong magpailalim sa jurisdiction ng mga Amerikano. So finally, hindi siya talaga sumuko.
Diyo, lumapit ang kanya asawa, si Lola Paula. Eh, sabi niya ano, Miguel, parang awa mo na. Gutom na yung ating kababayan doon. Pinapatay na yung mga hayop, mga halaman, at sila eh, nangangamatay na rin. Alam mo, mag-ano lang ako, bibigay lang ako ng aking opinion. Sa buhay ng tao, sa mag-asawa, ang hari talaga dyan, asawang babae. Kita mo, walang nakapagpasuko sa kanya kahit sino pa man. Pero nung ang kanyang wife ang nagsabi, na, palagay ko yung mga tinura ni Mrs. Malbar, just the same na mga tao eh. Exactly. Ganun din ang sinabi. But because he is the wife, alam mo naman ang karapatan at kung gaano kalakas ang wife sa kanyang husband. Totoo diba? Yan, te, totoo yan. So, hindi nagdalawang isip. Sinunod talaga. Kahit na masama sa loob niya, follow the commander-in-chief. Yes. Kaya nga kung tawagin, commander! Nakang baka, no? Yun. Sige, teka muna, may mga nag-react sa atin. Sige nga po. May pag-asa, yeah. Sabi ni Ren. DCN yan, this Bonifacio yan. Mr. Jerry Gomez, ang ating magaling na makakasamang muli. No? Sir, thank you very much for watching. Mabuhay! Salamat ka. Po. Hello, Boss Jerry. Si Boss Jerry, ano niya, hindi tayo. Talaga itong ating followers na ito. Abangan niyo po ang kanyang programa. Yes! Sigurado yan. Ina-announce natin yung programa po ni Mr. Jerry Gomez. Yes. Ang sipat tudla. Yeah, oo. Napakagaling, pakinggan ninyo. At marami po tayong matututuhan sa kanya na sinisipat niya ang mga pangyayari sa ating kapaligiran, sa politika, etc. At tutudlain niya kung ano man yung mga kamalian na yan. Napakagaling. Di tama, ba? Sige, we continue. Tapos yung nga ho, balikan ko sa inyo, di nang sumuko na ho si Jeremy Miguel Malbar, he was also being offered a position. Talagang bin-drive sila. Bin-drive din. Mm-hmm. General, ano, bibigyan ka namin ng peso, pwede kang maging ganitong officialis. Habi niya, hindi, I will just go back to my family and my... Wow, what an answer, di ba? Pero to alam niyo farm. Po, yung sinasabi hong bribery, ang tagal na pa pala yun eh. Yeah, panahon pa na in-check eh. Since time immemorial. Oh, panahon pa na in-check. Oo, maraming mga banyaga ang nagturo sa atin. Kasi po, tayong mga Pilipino, hindi naman sa pag-ano, wala tayong kamuwang-muwang dyan. Oo nga eh. Hindi tayo masyadong ika nga po, ganun ang ating... Materialistic. Oo. But then, natutuhan natin yan sa ating mga nakasama. Sa mga foreign eh. Unang-unang nagturo sa atin, mga inchik. Kamagalit sa atin yung mga nihawa. Nihawa. Mga nihawa. Magalit sa atin mga nihawa. Kung sasabihin niya, wala kang... So doon, makikita mo doon, doon sa kwento na yan ni Lolo Bosyo, makikita mo na ano ang pwedeng kapulutan ng aral dito sa ating naikwentong digmaan na to, no? Ano yung naipakitang mga magandang kaugalian yan, dapat bigayin ng ating sambayanan. Very good. Hindi lamang na ating sambayanan, kundi ako bilang po isang former educator dito sa Manila, secondary public school teacher po ang inyong lingkod dati. Nakikita ko po itong kaya tayo binigyan ng magandang programa ng kabayanihan at himagsikang Pilipino ni Lolo Bosyo. Marami pong kaalaman tayong makikita rito na hindi alam ng ating mga estudyante. Which is very important na malaman nila dahil kung hindi sa mga bayaning yan, wala tayo ngayong katahimikan pa. Totoo yan. Diba? Totoo utang yan. Natin sa kanila. Yes, kaya yes. Dapat malaman. Kasi mga estudyante po ngayon, sinabi mo, kilala nyo ba kung sino si General Malbar? Sino po yun? Anak ng baka. Nababatukan niya eh. Di ba? So, kailangan po sa history. Napakaganda ng ginagawa niyo, Sir Brother. Napakaganda kasi hindi lamang pinakikilala ang ating mga bayani, kundi ine-educate pa natin ang ating mga mamamayan, lalo na ang ating mga kabataan, ng mga estudyante. Mm-hmm. Very, very good. Mm-hmm. Tapos, meron akong istorya pa. Ito. Alam mo ba saan nag-umpisa ang Philippine Revolution? I was preparing dito sa Philippine Revolution noong 1896 kung saan si Gat Andres Bonifacio ang namuno. Okay. Hulaan mo, saan te? Hula lang. Sino yun? Si Philippine Revolution ni Andres Bonifacio. Saan nagsimula? Hindi kaya sa Caloocan. yun, dahilan din yung kanyang monumento. Diba? Yes. Mali ba sagot ko? Hindi naman. Pero... Nang aking suriin yan, ang kwento ni Lolo Bosyo, sabi niya,
Hindi, Will, ganito yan. Okay? Nagpulong itong mga katipunero. Pakilala mo ako dyan kay Lolo Bosyo na yan. Yeah, sige. Okay. Eh, mahiyaan to si Lolo Bosyo. Sige, okay. Identity ko muna, wag mo ako nga pa na. Sabi niya, ganito raw nangyari dyan. Mayo, 1896. Mayo. Complete, pati year, ha? Okay. Nagpulong itong mga katipunero sa pamumuno ni Gat Andres Bonifacio, Emilio Jacinto, yung Brains of the Katipunan, Ladislao Diwa, mga ano yan, ito yung mga founder ng Katipunan I think andun din ata si Emilio Aguinaldo at saka itong si Valenting Cruz ng Pasig. Yan pong si Valenting Cruz ang pinaka natatanging bayani ng Pasig na hindi ho nabibigyan ng tamang postura. Wow, dahil sa ating programa at sa inyong ginagawa, mabibigyan na natin siya ng karangalan. Nung bumisita tayo atin itong nakaraang ginawa natin historical tour dito sa NCR, inumpisahan natin kasi sa Pasig. Sabi ko sa mga kapatid, kina Galigaya, kina Doktora Nora Balines, yung ating PhD, kina Kuya Roy Velasquez, kina Kuya Pidge, etc. Sabi ko, ayan ang pinaka-bus, hindi monumento, bus, yung pinaka-half body lang na ano ni Ribulto ni Gat Valenting Cruz. Ni General Valenting Cruz. Saan nyo nakita yun? Sa may malapit, ano, tapat ko ng bahay niya, sa may San Nicolas Pasig. Oh. Kako, bakit dito? Ba't hindi doon mismo sa may monumento kung saan nandun ang monumento ni Jose Rizal at saka ni Gat Andres Bonifacio? Magkaiwala yung dalawa eh. O dito na lang tayo, dahil revolutionaryo itong si Gat, itong si General Valenting Cruz, itabi natin siya kay Gat Andres Bonifacio. Warrior eh, di ba? Aba, nandun sa may tapat lang ng bahay niya. Oh well, marahil yun ay pinagawa ng kanyang pamilya. Okay, pero dapat as ay pasigay nyo, we ought to give respect to the hero of our pride natin yan bilang bayani. Tama yun. Ano, but then, diba? Kailangan muna ikalat sa madlampin po kung ano ang kanyang naging gawa. Yes, nagawa niya para i-recognize siya. Okay. Speaking at siyempre, di ba sabi ko, saan nagsimula yung gira? Ganito ho nangyari niya. E di nag-meeting itong mga katipunero doon sa Bitukang Manok sa lugar namin sa Pasig. Yung tapat mismo na monumento ni Andres Bonifacio, andun yung Bitukang Manok. Tapat lang siya. Krasada lang yan. Tawid ka ng krasada, yun na mismo. Bakit pa tinawag ng Bitukang Manok? Parang Creek. Kanal. Just like a creek. Okay. Ngayon, hanggang doon yan, sa may pinagbuhatan, sa may lugar namin, dumadaan yan. Ngayon, nung nando na, nung magpulong sila, sabi, napapanahon na para magsagawa tayo ng pag-atake sa ating mga Guardia Civil na nakahimpil sa bawat lugar. Inakala, sagawa na natin to. So, inatasan nila ni Andres Bonifacio na August 30, mag-uumpisa. Pero August 29, iginawa ka agad ni na Valenting Cruz ang pag-atake dyan sa tribunal kung saan magkakaroon tayo ng Kaanak Kapihan Forum. Diyan po sa may tapatang simbahan sa Pasig. Okay. Dati ko eskwelahan yun, Unit 1. Ngayon ay Jollibee na ngayon ang pwesto nyo. Tapat ng Pasig Catholic Church, tapat nun ay Jollibee. Tapos nandun po sa lugar na yun ang tribunal ng mga Kastila. Yun ang inatake ng 2,000 plus na patriot na Pasigueño. 2,000 mahigit na patriot ng Pasigueño na ang daladala lang ay itak at saka yung bambu na kawayan na pang ano, sibat. Yan lang, dala nila. Inatake nila yung kwartel kasi andun yung kwartel. At natalo nila ang mga kasundaluhan na nandun sa loob ng kwartel. Mga ilang kaya yun? Itakang ginamit eh. Mga ilang kaya yun natalo nila? Yun ang problema sa Pasig. Sabi nga nung isang head ng cultural mapping, kasi Tito, ang istorya ng Pasig, puro chismis eh. Ano yung sabihin? Walang nakatala ang mga record. Nakakapagtaka naman, walang record na naitala sila tungkol doon. Alam niyo pa, when it comes to yung mga records, hindi lang sa Pasig nangyayari yan. Kahit dito sa ating mga, kung natatandaan nyo, may experience kayo, ako experience ko yan. Yung ating mga birth certificate, karamihan dyan, hindi tumama-tama sa spelling. At pati ang mga date ay may mga iba-iba. Kaya kawawa yung mga tao. Kasi yung mga tao nung araw, medyo hindi yata very, tutok doon sa kanilang mga tabao. At the same time, walang ika nga yung sapat na kaalaman. Tama. Ano ang kaimportansyahan ng records? Tama. Diba? Kaya ngayon, hinahalungkat ng ating kaanak ang mga records na yan. And we are so proud na para makatulong po tayo, lahad natin sa madlang people, ang mga kabayanihang hindi kilala na dapat ay kilalanin. Okay? Ito nga nung maano nga natin ganun yun, sabi ko,
ay nararap. Saan ang galing yung mga patriots niyan? Yung pala, galing niya ng Ugong. Kasi barangay Ugong, barangay Pineda, barangay Bagong Ilog, Kapitolyo, San Antonio, at kung saan lugar, doon sa may itaas, no? Itaas ng Pasig. Tumawid ho ng ilog yan. At nagsalikop yung galing ng Manggahan, ng Santola, ng Pinagbuhata, ng Kalawaan, ng ano, San Joaquin. Nagsalikop yan at kanilang kinorder itong mismong tribunal ng mga ano, Kastila. Eh, sa dami ng tao yan, kahit ako matatakot. Puro itak ang hawak eh. Eh, alam mo, dun sa, meron lang ako na-notice dyan sa istorya mo, brother, ano? Ngayon, napunla sa aking isipan na itungkol dito sa mga parte, iba-ibang bahagi ng Pasig. Eh, I noticed na marami palang mga bayani tayo dyan. Diba? Kaya pala sinabi nung ating mahal na mayor sa Pasig, si Bico Soto, na sinasabi niya, mag-research tayo dahil mga 200 ba? 2,000 mahigit, 2,000 mahigit na mga Pasigueño. Oh, patriots. Oh, patriots sa ano, Sabado. Oh, na-involved sa nag-Sabado sa Pasig. Yan, sa that nag-Sabado. Was August 29 of 1896. Napakaganda po noon. Hahalungkatin po ng kaanak yan. Yes. Sa pamamagitan ng pangunguna ng ating magiting na presidente, si Mr. Willy. Sabi ni Mayor Bico, kailangan ano, humihingi po kami ng pagtulong sa inyo, sa mga kaanak, para po matulungan nyo kami na makilala kung sino-sino yung mga bayani. Hindi tayo mapapahiya sapagkat kasama natin ang ating mahuhusay, hindi lamang mahuhusay, masisipag na mga researcher katulad ni Professor Ligaya Santos, si Dr. Balines. Aba, si Ray Jeronimo, yung ating inventor. Napaka ano lang yan, sandali lang yan. Eh, baka kulang pa yung mga sinasabi nila. Kaya nga. Anyway, may bisita tayo, Miss Wa. Sino ba yan? Yan po, magandang-maganda ang ating mga pag-uusap na yan. No? Yeah. At sana naman ay tumutok po kayo dito sa mga kabayanihan. Mga kabayanihang kwento ng himagsikan. So meron na, po tayong mahigit na isang daang pangalan ng Taal na Pasigueño na na-involved sa, palagay ko, na-involved to sa mga ano, sa mga nag-Sabado sa Pasig. Mahigit sa daan na po yung Taal na Pasigueño. Okay. So we are so happy to know that. And then, ngayon po inaanyayahan namin kayo na ang ating pong programa, ang programa po ng ating ating pong programang mga kwento ng kabayanihan na ng himagsikang Pilipino ni Lolo Bosyo. Tuwing ano ba ito tayo? Every Tuesday po ito. Yeah, at kung meron ho silang maibibigay sa ating mga impormasyon patungkol sa ano, na makakapagbigay sa atin ng kaalaman patungkol sa mga kabayanihan at ng pangalan mga ninuno, we would appreciate that dahil binubuo po natin ang listahan talaga ng mga bayani. Ito pa matindi ito. Nagmungkahi tayo dito sa ating pamunuan na kilalanin yung itong mga bayaning to. Paano? Gumawa tayo ng Heroes Wall. Eh yung 2000 na yun, pag maaligay mo yung sa Heroes Wall na parang hagdaanan na papagayon, aba, magiging ano, ipagmamalaki ng mga Pasigueño. Lolo ko yun. Hindi lamang ng Pasigueño, kundi ng buong Pilipino. Diba? Bansa, sakpagat. Although naka-concentrate po tayo diyan sa Pasig sapagkat malaking event po 'yan sa Sabado ng Pasig. Nagsabado sa Pasig. Oh. Bakit sinabi nagsabado? Doon yata umatake. Nangyari, Sabado. That was August 29. Ang ganda ho ng title, ha. Hindi naglinggo, nagsabado. Nagsabado. Okay. At isa pa sa programa natin, gagawin ho natin yung paglalagay ng Heroes Wall na 'yan, pangarap ng grupo natin 'yan sa buong Pilipinas. That's a great project. Okay, opo. Sa tulong po ng ating mga kababayan, lalo na sa mga leader po ng Pasig, no? So, ayan po. So mga minamahal naming taga-subaybay, don't forget to share us, follow us, and subscribe at sa ating pong YouTube channel, sa ating Facebook channel, sa Elizalde Broadcasting. At syempre, isa po na dapat yung tutukan itong mga kwento at kabayanihan ng himagsikang Pilipino na pinamumunuan po ng ating magiting ng presidente at founder, Mr. Willy Quitiongco. Nais ko po munang magbigay pugay dun po sa ating mga kasamahan na hindi po nakarating dito. Unang-una, yung pong ating presidential vice president candidate kay Ginoong Manuel Lopez, no? Apo po siya ni Silvino Lopez, isa sa natatanging bayani sa may party po ng Tarlac. Yan. Si Dr. Ray Jeronimo, yung pong ating kasamahan sa kaanak na nagtuturo po ng
blindfold reading technique at saka yung photographic memory. Mm. Dito po sa dalawa nating mga bayani na ano apo ng bayaning hindi kilala kay Kuya Pids Perez at saka kay Kuya Edwin De Sola. Diyan po sa ating professor na si Kuya Chot Velasquez na siya pong namumuno rito ngayon sa ano Elizalde Broadcasting. Yes, diyan po kay Professora Ligaya Santos, siya pong ating in charge ng kaanak sa atin pong education and training, kay Profesora, kay Doktora Nora Balines na kasalukuyan ngayon bumabiyahe patungo ng Mindanao, siya po ang ating head ng research and development ng ating kaanak. Wonderful, kita niyo po ang gagaling na ating mga kasama yung ating pong kapatid na Muslim sa Mindanao, si Kuya Eagle Marvin Lampingalo ng BARM, ano? Kay Kuya Roy Dades, ang ating pong Vice President for Operation at saka in charge ng Region 1, nakasalukuyan pong bumabaybay dyan po sa may parte ng Surigao, Davao, Agusan, patungo pong Cagayan de Oro. Ate, nag-land travel lang yan. Kagagaling lang niya ng sakit pero nakita mo yung kagitingan at ang lakas ng loob. Okay. Sinagupa niya yung unos, no? Yung haba ng biyahe na mahigit 2 araw na naka-land trip lang sila from Manila to ano Mindanao. So yan po, mga minamahal na ng taga-subaybay, don't forget ho, tumutog kayo dito sa ating kabayanihan. Yeah, mga kwento ng kabayanihan ng himagsikang Pilipino ni Lolo Bosyo, hindi lamang po para sa buong Pilipino, kundi especially sa mga estudyante natin na nakakalimot ng pagpapahalaga sa ating history. So, at yan, saka, nais ko rin pong batiin yung sina Doktora Chelsea Tomakin, yung pong may-ari ng CWIC na anong tawag dito? Septillion Alkaline Water Concentrate at saka kay Dr. Bawi. Dapat kasama natin yan dito sa Manila Bay Cruz. Ako naman, gusto kong batiin si Sir Manny S. D. Lopez. Yan, Sir, sana po ay magkita-kita tayo muli. Inanayahan ko kayo dito. Siyempre, tayo naman po ay nagkaniignan noong kayo ay komandidatong vice-presidente. Nagkataon lang na may mga kalaban siya na naikangak, mas kilala. Pero talagang humakot din ng malaking porsyento ng boto ang ating magiting na si Manny S. D. Lopez. Yeah. And most probably, kailangan you try again. Yeah. Try and try until you succeed. Yes, diba? Yes. Definitely. This 2025, isasalang natin si ano si Senator, tawag ko, Senator. Manny Lopez, Senator na. Laban tayo. Napakagaling niyan. Alam mo, graduate ng kurso yan sa America. He's a good economist. Matalino. Napakatalino. Sige. So, yan po, mga minamahal nating mga taga-subaybay. Pasamantala po kaming nagpapaalam. Thank you very much po sa inyong pag-subaybay. Don't forget to like us, subscribe us sa ating pong YouTube channel, sa ating pong and Facebook channel sa Elizalde Broadcasting. Yeah. Don't forget, we always say, we love you all. Bye-bye. Have a nice day. Mabuhay.